Dati na pong sinabi ni President-elect Rodrigo Duterte na ayaw niyang tumira sa Malacanang. Ang kanyang bunsong anak naman na si Kitty, papayag daw na manirahan sa palasyo. Pero meron siyang kondisyon. Ano yung kondisyon na yan? Alamin natin sa pagtutok ni Ian Cruz. Exclusivo! 12 taong gulang lang, pero ang presidential daughter na ngayon si Veronica o Kitty Duterte, maraming beses na kasakasama ng kanyang amang si President-elect Rodrigo Duterte noong kampanya. Anak ng bagong pangulo sa partner nitong si Hanelet Avancenia si Kitty. At ang bunsong anak, tila daddy's little girl talaga. Nag-aula na daw yung sa akong anak, pauli-una daw mo. Dada ang tawag ni Kitty sa kanyang amang si Digong. Mama naman ang tawag niya sa inang si Hanilet. Tulad ng tipikal na bata, nahilig din sa hoverboard si Kitty. Nitong Marso, napasok ng GMA News ang silid ng incoming president at Hanilet. Ang kwento sa amin ni Digong, kung napagsasabihan ng kanyang mama Hanilet si Kitty, doon daw sa kanilang silid nagpupunta si Kitty. Doon din nangyayari ang maraming bonding moments nilang mag-ama. Noong nandoon kami sa silid, nag-request pa ang kanyang dada kay Kitty na iparinig sa amin ang sample ng kanyang pag-rap. Kamusta? Tuloy ka. Halika na pero huwag kang mahiyang pumasok. Pumapasok na bilang grade 6 student sa isang pribadong paaralan sa Davao City. Ngayong malapit na ang pag-upo ng kanyang ama bilang pangulo, mas gusto raw ni Kitty na sa Davao na lang manirahan. Titira lang daw siya sa Malacanang sa isang kondisyon. Kung hindi ko kasama ang best friend ko, ayaw. Ano naman kaya ang magiging papel ni Kitty bilang presidential daughter? Alagaan ko si Papa. Hmm. Papa ko. Alagaan ko ang parents ko. Mahalin ko sila. Tiyak na malaking pagbabago nga ang mangyayari sa buhay ni Kitty at ng kanyang pamilya. Ngayon pa nga lang, hinigpitan ang seguridad para sa bagong first family. Sa gitna ng mga ulat na may banta sa seguridad ni Duterte dahil sa kampanya laban sa krimen at droga. Yan ay kahit ayaw ng kanyang inang si Hanilet na magkaroon ng mga bodyguard. Ako wala. Siya ano. Siya meron siyang medyo nadagdag lang para lang ano. Bakit nadagdag? Para, gusto ko lang may ano. Para at peace lang ako ba na medyo alam mo na. Kasi magtatabaho yung isa. Gusto ko lang siya na ano, safe siya. Sabi ni Hanilet, hindi naman daw kailangan sa Malacanang sila manirahan. Natanong ko yun sa isang lawyer, tinanong ko kung ano, wala naman daw palang bawal na o sinasabi na sa law na ano bawal tumira sa ano to, na kailangan kang tumira sa Malacanang. Sa inaugurasyon sa June 30, ready na kaya si Hanilet na maging First Lady? Kung dati-rati, tipid ang sagot niya sa tanong na ito, ngayon hindi na. Tinanggap mo na ba pagiging First Lady? Nandito na ako eh, wala na akong ano, wala na akong magawa. Yun na. So ikaw na magiging First Lady? Meron ba siya ibang ano? May iba-iba siyang kasama sa bahay. Parang pareho, alam ko, pareho kami ng tinitirahan. Yun lang. Mula sa Davao City, Ian Cruz nakatutok, 24 oras.